Wala pang isang buwan na okay na ang lahat para sa kasal ni na Steph at Nate, pero ang inaantay niyang ipakilala siya ng lalaki sa ina ay di nito ginawa. Ni hindi nga nito ikinento sa kanya ang tungkol dito, ni wala ngang kamag-anak nitong dadalo sa kasal nila ni Nate maliban kay Kurt. Nagmistula itong ulilang tulad niya. Sa private resort, ginanap ang kasal nila na pagmamayari din naman ng binata. Doon na rin nila ginugol ang isang linggo nilang honeymoon. Masasabing napakabait nitong asawa sa kanya. Bukod doon, sobrang sweet pa. Kaya napakaswerte niyang ito ang napangasawa. Kanino ka close? Sa mom mo or sa dad mo? Tanong niya kay Nate isang gabing nasa gilid sila ng dalampasigan. Bakit mo na itanong? Ayaw ko silang pag-usapan. Mainit agad ang ulo nitong tugon. Sige na. Maswerte mo, buhay pa ang parents mo. Di ba nasa Pinas lang din ang mom mo? Di mo man lang ako pinakilala. Nagtatampo niyang tugon. Babe, kinalimutan ko na si mom. The last time na nakausap ko siya, wala akong ibang sinabi sa kanya kundi masasakit na salita. Gusto kong maramdaman niyang kinamumuhian ko sila pareho ni dad. Humarap siya sa asawa. Baka ito na ang tamang oras para magkabati kayo. Huwag na natin sila pag-usapan. Mas gusto kong bumuo ng sarili kong pamilya. Malaking pamilya. Isang dosen ng anak. Kaya mo ba yun ibigay sa akin, babe? Paglalambing nito sa kanya. Di kaya malosyang ako noon? Ang dami masyado. Mangyari man yun, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Walang iba. I love you, babe. Naramban naman niya nga niyakap siya nito ng mas mahigpit. I love you, Nate. Promise, ikaw lang din at wala nang ibang hanggang sa huli. Sandaling naghinang ang mga titig nila bago nito inangkin ang labi niya. At sa pangalawang pagkakataon ay nagtagpo ang katawan nila, patunay na mahal nila ang isa't isa. Pagkatapos ng isang linggo nilang honeymoon, ay bumalik na sila sa Maynila upang asikasuhin ang trabaho. Marami nang naghahanap sa asawa niya dahil sa matagal nitong pagkawala. Kaya naman, maaga siyang gumising upang ipagluto ito ng breakfast. Simula ngayon, siya na ang mag-aasikaso sa lalaki bilang asawa nito. Maaga din itong gumising tulad niya. Good morning, babe. Malambing siya nitong niyakap. Good morning din. Di kaya masyadong maaga pa? Naghain na siya para makakain ito. Kailangan eh. Tugon na umupo na sa isang silya. Okay, susunod na lang ako sa office. Aniya habang ipinaglalagay ito ng pagkain sa plato. Di ka napapasok sa office, babe. Gusto ko dito ka lang sa bahay mag-bed rest ka. Bukas sasamahan kita sa doktor. Gusto ko nang magka-baby agad tayo. Ani Nate habang nagsisimula ng kumakain. Pero no buts. Ako ang masusunod, okay? Maaga naman akong uuwi, saka lagi kitang tatawagan para di mo ako mamimiss. Mapanood yung sabi nito. Inirapan niya ang asawa. Gusto ko lang naman makatulong sa opisina, saka hindi pa naman ako buntis. Maboard lang ako dito. Nilapitan siya ng lalaki. Pwede mo ko dalawin sa office, pero di ka magtatrabaho. Huwag na natin ito pagtalunan pa. Ayaw kong may kahati sa atensyon mo. Gusto ko sa akin ka lang lahat ng oras mo at sa magiging mga anak natin. Masungit itong sabi. Wala siyang tugon na napatingin siya sa asawa. Di kaya masyadong mahigpit sa kanya si Nate? Pagkatapos nitong kumain, inihatid niya ito palabas ng bahay saka hanggang sa makasakay ng kotse. Alis na ako, huwag kang magpagod. Kinintalan siya nito ng halik bago isinara ng tuluyan ang sasakyan. Bye, kaway niya. Let's go, utos nito kay Brian. Nadaanan niya si Timmy na naglilinis ng isa pang sasakyan ni Nate. Timmy, pwede ko bang hiramin ang sasakyan ni Nate mamaya? May importante lang akong pupuntahan. Naisip niya kasing puntahan ang kaibigang si Annette. Marami nang nangyari sa buhay niya na hindi nito alam. Gusto sana niya itong dalawin. Marunong na rin naman siyang mag-drive dahil naturuan na siya ng kanyang Tito Miguel noon. Ma'am, sabi ni Sir, ihatid kita kapag may lakad ka or may gusto kang puntahan. Kaya pasensya na, di kita mapapayagang pumunta mag-isa. Nakangiting sabi nito. Ibig bang sabihin na agwardyado siya at hindi pwedeng umalis ng mag-isa? Mukhang kailangan niyang kausapin ang asawa tungkol dito. Minabuti niyang hindi na muna tumuloy kundi iginugol na lang muna ang maghapon sa paglilibot sa buong bahay. Ngayong wala na siyang trabaho at sa loob lamang siya ng bahay maghapon, parang kailangan niyang sanayin ang sarili. Hindi inaasahan ni Nate na madadat na ng ina sa kanyang opisina sa araw na yun. Sir, pasensya ka na, nagpumilit kasing pumasok, bungad ang kanyang sekretary. Bago lamang ito, simula ng pahintuin niya si Steph sa trabaho. Hindi niya ito pinansin na lumapit sa kinauupuan ng ina.
Minalaan niya na ito na huwag magpapakita ulit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Mas malabig pa sa yelo niyang tanong sa babae. Mabilis itong tumayo pagkakita sa kanya. Nabalitaan kong ikinasal ka. Gusto ko lang i-congratulate ka anak, kaya ako nandito. And also, I want to meet your wife. Pahayag nito sa malungkot na boses. Saan niyo naman nakuha ang idea na ipakikilala kita sa asawa ko? Pwede ba umalis na kayo? Nagtitimpi siya sa galit. Gustong gusto niya itong ipakaladkad palabas. Anak, aaminin kong nagkamali ako at marami akong pagkukulang sa'yo. Kaya ako bumalik ng Pinas para bumawi. Miss na miss kita anak. Naluluhang sabi nito sa kanya na tumayo para sana yakapin siya, kundi niya ito iniwasan. Lumayo kayo sa akin dahil hindi ko kayo kailangan, madiin niyang sabi sa ina. Aalis na ako anak pero babalik ako upang kamustahin ka. Tahimik siya nitong pinagmasdan sa katumalikod at nagpahid ng luha. Dama ni Cherry ang galit mula sa mga anak o sa mata ng anak at bilang ina na nagluwal dito ay nasasaktan siya. Matagal na panahon niyang ginustong makasama ito at para sa kanya, ito na ang tamang panahon. Hindi nito alam na matagal na siyang nasa paligid lamang nito. Pagkatapos niyang mahuli ni Nate noon kasama ni Jackson ay kinamuhian na siya nito ng sobra. Umalis siya dala ang pangungulila sa anak at kahit nasa malayo siya ay lagi itong kinakamusta mula kay Alfonso, ang taong nagbigay kay Nate ng pag-asang mabuhay. Nang malaman niya noon na nagtatrabaho ang anak bilang sideline sa company ni Alfonso Valdez, ay pinakiusapan niya ang matanda na i-adopt nito si Nate na pinagbigyan naman siya ng lalaki. Itinuring nito nga parang tunay na anak ang kanyang anak at apelyedo pa mismo nito ang kasalukuyang ginagamit ni Nate upang maging legal ang pagsunod sa mga ari-arian ng matandang yumao. Pero kasabay noon ay tuluyang paglimot ni Nate sa kanya bilang isang ina. Wala itong ibang gustong gawin kundi kamuhian siya. Pero hindi niya ito susukuan, alam niya nga darating ang araw na mapapatawa din siya nito. Saan tayo, mama? Tanong ng kanyang driver. Sa bahay, maiksi niyang tugon. Mabilis itong nagmaneho. Pagdating sa bahay, sinalubong kaagad siya ng kanyang anak na si May, ang kaisa-isa nilang anak ni Jackson, ang bunga ng pagtataksil niya sa ama ni Nate. Matagal niya itong itinago dahil alam niyang hindi makakabuti para kay May na makilala ng mga kapatid nito sa ama maging sa kanya. May legal na asawa si Jackson at sa huli ay naghiwalay din sila at bumalik ito sa sariling pamilya. Tanging si May lang ang natirang alaala sa kanya ng lalaki. Wala siyang balita kung nasaan na ito ngayon. Ang ama naman ni Nate ay may iba na ring asawa sa ibang bansa. Bumalik siya para kay Nate at para na rin makuha ulit ang puso nito. At kung papala rin, gusto niyang magkasundo ang magkapatid na Nate at May. Saan na naman kayo galing, mama? Tanong ni May sa kanya matapos sumalik sa kanyang pisngi. May importante lang ako nilakad. Inakbayan niya ito papasok ng bahay. Sa edad nitong 10 ay marami na itong katanungan sa kanya. Tulad kung nasaan ang tunay nitong ama na hindi na silayan. At pinaniniwala niyang sa isang kasinungalingang patay na ang ama. Wala na silang aasahan mula kay Jackson kaya para ano pa kung makikilala ito ni May. Mas gusto niyang mamuhay sila ng tahimik. Galing dito si Kuya Kurt kanina, hinanap kayo, pagsusumbong nito. Tatawagan ko na lang siya anak, magpapahinga muna ako sa kwarto. Pagpapaalam niya kay May. Wait ma, pwede ba akong umalis? May bibilhin lang ako para sa school. Magpasama ka na lang kay Yaya, magingat kayo ha. Ani, yes ma, pagpasok niya ng kwarto mabilis nang tinawagan si Kurt. Ito ang nagbibigay impormasyon sa kanya tungkol kay Nate. Kaya kahit papano, nababawasan ang pangungulila niya sa anak. Kurt? Yes, tita. Galing ako kanina dyan. Ang sabi ni May, umalis kayo. Pinuntahan ko si Nate, pero galit pa rin sa akin ang anak ko. Why don't you tell him that you're the one whose reason kung bakit maayos ang kalagayan niya ngayon? And maybe he might forgive you. Wag, hindi niya dapat malaman, Kurt. Ako na ang bahala sa anak ko. By the way, kamusta na ang pinalalakad ko sa'yo? Pag-iiba niya ng topic. Okay na tita, nasend ko ng proposal kay Mr. Thompson. Maghihintay na lang tayo para mag-close ang deal. Ready na po kayo makatrabaho ang anak nyo? Tanong nito. Baka sakali makuha ko ang loob niya ulit, Kurt. Buntong hininga niyang tugon. Let's just see, tita. Don't worry. I will help you. Sabi pa nito. Salamat, Kurt. At nakangiti niyang pinatay ang linya.